At nandito po tayo ngayon sa lugar na tinatawag pong Mount Tabor. Ito po ay parte ng Mount Tabor, yung building kung saan meron pong church ng Franciscan Church. At ito pong lugar ay isa po siya sa lugar na kung saan sa Biblia ay ito po yung tinutukoy sa libro ng Judges as the border of Naphtali, Issachar, and Zebulun. Dito po yung mga tribes ng mga Israeli people na yon, yung Israeli tribes na binanggit ko po. At ang isang napaka mahalagang bagay na atin pong makikita sa lugar na ito ay yung pong transfiguration na banggit po sa libro ng mga Gospels. At sa libro ng Mark, makikita po natin from Mark chapter 9 from verse 2 to 8, yung pag-akyat po nila Jesus dito, kasama po niya yung kanyang tatlong disciples, si Peter, si John, at saka si Santiago. Sila po yung mga disciple na tinatawag na mga inner circle ni Jesus. At dito po sa lugar na ito, sa Bible, it is not really mentioned na it is a Mount Tabor. Pero dahil nga po sa lugar na kanyang pinuntahan before siya pumunta dito, ay malapit dito sa lugar ng Mount Tabor, ito po yung tinutukoy na pinakamalapit na source ng bundok na sinasabi sa Mark. At sinabi po doon na si Jesus ay nakipag-usap, no, kay Moses at kay Elijah. Nagbago po siya ng anyo. Ang kanyang damit ay, sabi ni Mark, ay naging maputing-maputi na walang kayang magpaputi kahit anong klase, di ba? Alam natin sa panahon nila, yung silk, yung linen na mga puti ay importante. Pero sa kaputian ng damit ni Jesus, wala pong pwedeng makahambing ng kaputian ng kanyang damit at that time, because it is the glory of the Lord. No one can really compare to the glory of the Lord. At sa lugar po na ito, sa lugar ng Mount Tabor, ay nakita po natin yung kanyang pagka-transfigure. At sa time din na yon, ang Ama, sinabi po niya nung nilukuban siya ng liwanag, sinabi ng Ama, ito ang anak ko na aking kinalulugdan. Pakinggan niyo siya. So, pagka kung atin pong i-meditate yung word na yun, napakaganda lang po na malaman na ang kalooban ng Ama ay pakinggan natin yung anak niya. Yan po yung kwento ng Transfiguration. At makikita dito na lugar, yung plain na ito naman pong lugar na ito, kung makikita niyo po yung plain sa agricultural land ng Israel dito sa north. Ito pong lugar na ito ay tinatawag pong JEZREEL Valley. Nabanggit po sa Biblia. At ito po yung magiging lugar kung saan yung tinatawag po na Battle of Armageddon. So pagdating ng Panginoong Jesus sa time ng second coming niya, di ba, meron pong rapture. After ng rapture, ang Panginoong Jesus ay babalik muli dito sa tinatawag na second coming. Rapture is not the second coming. Hindi po siya bababa ng lupa. Siya po ay makikipag-meet sa mga believer sa air. Ika-capture niya yung mga believer sa air. At sa second coming niya, sa mababasa natin, napakaganda po yung kwento nito sa Hezekiah, pagdating ng Panginoon, na makikipag laban siya, no, sa mga laban sa mga bansa, laban sa mga tao na mag-o-oppress sa Israel. Darating ang panahon, kung makikita po natin ngayon, Israel is one of the nations na makapangyarihan. Magdating po sa defense, makapangyarihan po sila. Pero darating ang panahon na ang defense na kanilang naghahandaan, kahit sa anong klaseng power na mayroon sila, ang mga bansang kakampi nila, hindi po nila ito maaasahan. At sa panahon na yon, tatawag po sila sa Panginoon. I-recognize ng iba ang Lord,
Pero sa panahon na yon, dahil nga makikita ng Diyos, alam natin na napakamahal ng God ang Israel, makikita ng Diyos yung oppression na ginagawa sa bansang Israel, sila, ang Panginoong Jesus po ay babalik. Ililigtas niya po ang mga Israelita, no? At magkakaroon po ng isang battle dito sa lugar na ito na tinatawag po Battle of Armageddon, no? Sa lugar na ito. At sa time na yon, of course, the Lord will win the battle. At pagkatapos po ng battle dito, yung magiging judgment doon sa mga bansang kumontra sa Israel at kumontra sa Diyos. Kasi we can really say na ang mga taong kumukontra sa Israel ay kumukontra din sa Diyos, kasi ang Israel ay talagang sa Diyos. At sa pagdating ng panahon na yon, ang bansang ang mga yung bansang ito ay pagtatanggol ng Panginoon, at i-judge yung mga bansa na lumaban sa bansang Israel sa Jerusalem. Mangyayari yung kanya pong judgment, no? So yun po yung significance ng lugar na ito. So, na as you can see, kahit gaano kadaming bansa makipaglaban, makikita natin na malawak po yung place. So it is really capable to hold many people sa lugar na ito. Many soldiers, army, military, ganda sa lugar na ito. Kung i-imagine lang natin, di ba? Parang ikaw po mga airplanes, may mga jet fighters, may mga tanke sa panahon na yon. And God knows the timing, and we will just wait. Those who really believe that in the Lord will wait